Hi guys, this is Ivy and welcome to my channel. May panibagong video tutorial na naman tayong gagawin. In my previous video, pinakita ko sa inyo kung paano kumuha ng live birth certificate online through PSA Serbilis. For today's video, I will show you how to get PSA certificate online through psahealthline.ph. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, I invite you to please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Also, don't forget to hit the notification bell para updated ka lagi kapag may mga bago akong upload na video gaya nito. Without any further ado, let's get started. Okay guys, pumunta sa website ng psahelpline.ph. Question: legit ba ang psahelpline.ph? Ang psahelpline.ph ay isang online facility at authorized ng Philippine Statistics Authority o mas kilala nating PSA para makapag-request at makapag-release ng mga certificates like live birth, certificate of marriage, certificate of no marriage or sinumar, at death certificate. Sa left side ng homepage, makikita yung estimated number of days kung gaano katagal ma-i-deliver ang documents after payments. Sa right side naman, makikita ang 3 easy steps to get your certificate. Now, click Get Started. As you can see here, dito pipili ng certificate na gusto mong i-request. This time, sinumar naman ang kukunin ko. Click this and click continue. Whose certificate are you going to request for? Select the answer and click continue. Next, ang ilalagay naman nating information dito ay kung sino yung nagre-request. And fill up the details needed. Click Continue. Here, ang ilalagay mong name ay full name ng mother ng certificate owner nung dalaga pa ito. Click Continue. Ilagay ang birthplace mo. Click Continue. Pindutin kung para saan mo gagamitin ang certificate. Click Continue. I-enter ang information ng certificate owner. Click Continue. Double check the details kung tama lahat ng information na nilagay mo. Select how many copy you want. Then, click back sa I accept the terms and condition and privacy policy. Click Continue. Now, nandito na tayo sa next step, payment options. I-click mo lang kung ano ang convenient sa iyo. Let's say 7-Eleven. So may payment instruction kang makikita dito
para may guide ka kung paano magbayad sa 7-Eleven using the Click Kiosk. Ito yung reference number na gagamitin mo for payment. And this is the total amount. Click Pay using 7-Eleven. Here we go! Tapos na ang TSA request online natin. Now, I will show you the certificate fee. This is the delivery reminder. Okay guys, ipapakita ko naman sa inyo kung paano i-check ang status ng certificate. Go to psahelpline.ph website, click check status, enter the reference number, and click check status. Since bayad na ako, ongoing na yung PSA certificate na request ko. At waiting na lang ako na dumating ang certificate. Match. Later. After 7 days, dumating na yung PSA certificate. Kung nakatulong sa inyo ang video na to, please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell. Comment down below kung may gusto kayong ipagawa na tutorial video at try kong gagawin kapag alam ko ang procedure. Thank you and God bless everyone.